Kumusta mga kaibigan? Perf De Castro to at welcome sa aking YouTube channel. Nais kong humingi ng konting pasensya dahil medyo natagalan ako sa paglabas ng bagong reaction video. Nito mga nakaraang mga linggo medyo naging busy ako sa mga tugtog at mga events dito sa US. Kailangan ko munang atupagin yon. At pangalawa, dumagsa din ang napakaraming reaction video requests mula sa inyong mga manonood. Kaya medyo natagalan ako dahil binasa ko pa isa-isa at sinala ko yung mga inyong mga requests. Alam kong maraming humihingi ng bagong reaction video sa ibang kanta ng Con at sa ibang kanta ng Four of Spades. Pero give chance to others naman tayo ngayon. Habang binabasa ko yung mga reaction video requests, nakita ko ang title nito at ano bang tamang salita? Napukaw ang aking interes. Nag-spark ng aking interest. Kaya ngayon sa video na ito ay magre-react ako sa performance ng Philippine Army Band sa kanilang kantang Kabayanihan live on the Wish 107.5 bus. Ngayon bago tayo magsimula, nais kong magpasalamat sa lahat ng mga nakabili na ng kanilang Practice Mix Perfecto t-shirt. Tulad ng mga kaibigan kong nandito ngayon na nagpadala na ng kanilang mga picture na suot-suot ang kanilang mga t-shirt. Kaya gusto ko lang ipaalala sa inyong lahat na ang Practice Mix Perfecto t-shirts ay available na sa lazada.com.ph dyan sa Pilipinas. At kung nasa labas kayo ng Pilipinas, ito ay available sa perfectodecastro.threadless.com. Ang lahat ng links ay nasa description box sa ibaba. Kaya puntahan nyo lang yung mga links na yon kung hindi pa kayo nakakabili ng t-shirt or kung gusto yung bumili ng pangalawa, pangatlo, pang-apat. Or kung gusto niyo bumili ng panregalo. Ang nakukuha ko sa benta ng mga t-shirts na ito ay tumutulong sa akin para makapaghatid ng mas marami pa ang mga videos tulad nito para sa inyo lahat. Gusto ko rin i-welcome at magpasalamat sa isang bagong kumpanyang sumusuporta sa aking career. At ito ang Mi Audio. Sila ay gumagawa ng mga in-ear monitors na high quality. Tulad nitong suot ko ngayon. Ang model nitong gamit ko ngayon ay ang MX Pro 3 na merong custom tips. At meron din siyang custom faceplate na merong logo ko. Ngayon upang makilala ang Mi Audio at ang lahat ng kanilang mga produkto, puntahan niyo lang ang kanilang website, miaudio.com. At kung balak niyong bumili ng sarili niyong pares ng in-ear monitors sa Mi Audio, gamitin niyo lang ang aking discount code, PERFECTO, sa checkout at mabibigyan kayo ng 10% off sa order niyo. At huwag kayong mag-alala, ang Mi Audio ay nagsiship worldwide. So, kahit nasa Pilipinas kayo, sa Australia, sa Europe, sa Middle East, sa Japan, sa US, sa Canada, mabibili niyo ang pares ng in-ear monitors na to. Okay, simulan na natin! Kape muna, kape. Taga army talaga. Mabigat yung riff. May saxophone din. Ganda yung boses niya. Wish 107.5. Sana yupang mapapila sa upo no sandata. Mahal sa buhay nice. Ay nilisan dahil sa pangarap na maglingkod sa inang bayan. Sacrificio ng bawat sundalo.
Ganda ng voicing. Maganda yung chorus. Maganda yung chorus ng kanta. Oh, guitar solo na kagad. Balik sa riff. Tunog direkta uli yung gitara, walang capsim. Parang yung comment ko sa nalendere, mamaya. Yun. Lumalabas na yung pagka-rock ng boses niya. Ganda talaga ng chorus, parang anthem. Parang gusto ko itasi mong kamay ko eh. Talagang uplifting. Ganda rin yung areglo. Okay, ano ba yung sinasabi ko kanina? Nakalimutan ko na. Maganda yung kanta. Tapos, mukhang nasa army talaga sila. Paki-confirm lang sa comments kung totoo to. Kasi akala ko Philippine Army Band, parang pangalan lang ng banda. Yung pala, mga sundalo talaga yung mga tumutugtog. Solid yung vocal performance. Napaka maganda yung delivery. Tapos, yung mga sinasabi nila, yung sinasabi ng lyrics, parang damang-dama mo eh. Kasi, experience yun ng sundalo at sinasabi nila sa ating lahat ko ano yung sakripisyo nila. Kung gaano kalaki yung binibigay nila para magampanan nila, para makapasok nila yung tungkulin na yun. Sa personal experience ko, nung high school ako or tsaka nung college, taken for granted ko ang presence ng mga sundalo natin sa Pilipinas. Dahil, ewan ko, hindi ako exposed. Or siguro nung time na yun, hindi pa ako ganun ka-mature para makita ko ano yung mga nangyayari sa paligid ko. At ang nakikita ko lang, yung pakiramdam ko, inaapi ako dahil ayoko naman maging sundalo pero pinipilit ako
Citizens Army Training at mag-ROTC. Kumbaga, iniisip ko dati, sayang oras ko dahil imbis na magpa-practice ako ng gitara para gumaling palalo, eh, kailangan kong tumayo sa gitna ng field sa ilalim ng init ng araw at magmarcha. So, nung at hindi lang ako yung nakakaramdam ng ganun. Maraming nakakaramdam ng ganun. Ngayong medyo tumanda na ako at nakikita ko na kung ano yung mga nangyayari sa mga magagulong parte ng Pilipinas at hindi lang sa Pilipinas, pati sa ibang parte ng mundo. Eh, doon ko na nakikita kung ano yung sinasacrifice ng ating mga kawal, ng mga sundalo. Hindi lang yung mga Pilipino sundalo, pero pati yung mga hukbong sandatahan ng ibang bansa din. Kaya isang malaking parte sa akin, ngayon na napanood ko at narinig ko ang lyrics ng kantang to, medyo nahihiya. Nahihiya ako na ganun yung pakiramdam ko dati. At the same time, nagpapasalamat ako na nandito tong kantang to para ipaalam sa regular na mamamayan na ito yung sakripisyo na ginagawa ng mga sundalo natin para gampanan na kanilang mga tungkulin. Medyo medyo malalim, medyo seryoso. Pero yun yung nararamdaman ko. At tingin ko dapat mas marami pang tao makarinig ng kantang to dyan sa Pilipinas para ma-appreciate nila kung ano yung value ng mga sundalo natin. Kaya maraming salamat dun sa nag-request na gawang ko na reaction tong video na to para at least mabigyan natin ng exposure pa at maipamahagi pa natin ang kanilang mensahe. At para na rin mabigyan natin ng appreciation at pasasalamat yung mga kapatid natin na nasa militar. Ngayon, kailangan nyo intindihin na gustong-gusto ko yung kanta, gustong-gusto ko yung performance na to. At itong performance na to, malaki yung impact sa akin. As a Filipino at saka bilang musician, bilang artist, bilang tao. Pwede kong tapusin na dito yung video at enjoy na lang natin siya as is. Pero alam ko marami din sa inyo mga manonood ang naghahanap ng mga aral na mapupulot. Okay. Kaya itong mga susunod na aking i-discuss ay purely constructive. Okay. At hindi dapat ito mabawasan ang pag-enjoy nyo sa napakagandang kanta at performance na ito. Ngayon, syempre, gitarista ako. Magpo-focus ako sa performance ng gitarista. Kailangan din natin tandaan na ang live performance, either magsasalita ka sa harap ng maraming tao or kakanta ka sa harap ng maraming tao or tutugtog ka sa harap ng maraming tao, ay isang nakakatakot na prospect. Since hindi ito ang main nila na profession, yung pagtugtog, dun lumalabas yung nervyos. So, meron akong mga narinig na nervyos sa tunog ng gitara. Particularly sa vibrato at sa paggamit niya ng whammy bar. Kasi usually pag gigil na gigil ka, natutulak mo yung string nang wala sa tono. Okay, dali ah. Paano ulit yan? Yan. So, usually, pag nagbabibrato ka, ang nangyayari pag sa nervyos dahil sa sobrang gigil, nawawala sa tono yung string dahil nabe-bend mo siya. Ang string na nasa tono ay yung kung kailan mo tinitipa. Right? So, pag binend mo siya or vibrato mo siya,
nagiging sharp yung string, di ba? At kadalasan nakakalimutan ibalik sa original na starting point. So, kung wari ito yung starting point mo, pag vibrato mo, tumataas ng ganun. Dahil sa nginig. So, kailangan, pag nag-vibrato ka, kailangan mo ibalik sa starting point. Hindi yung... Yeah, you know, unti-unti tumataas yung pitch. So, ang magandang practicein para nasa tono yung vibrato mo is, tingnan mo yung daliri mo, no? Tapos, pag tinulak mo yung string pataas, tulak mo lang hanggang sa tamaan mo yung string na nandito sa taas. Okay? Tapos, hilahe mo yung string pababa hanggang sa tamaan ng daliri mo yung string na nasa ilalim. Okay? So... Yun. So, mapapansin nyo, mas nasa tono yung vibrato na yun. Kesa. Narinig nyo yung difference? Ngayon, yung up-down motion na yun, siguradong tinatamaan nyo yung starting point every time. Kung nasa outer strings kayo tulad ng first string, syempre hindi mo na mahihila pa ba, kundi malalaglag yung string. Di ba? Tandaan nyo na lang na kailangan nyo ibalik sa starting point. Hindi yung... Tapos meron din ako isang napansin, kaya din siguro mahirap kontrolin yung vibrato dahil sa yung position ng thumb. Ayan o, yung thumb nasa ilalim ng neck na ganito. So, pag nandito yung position ng thumb, hindi malakas ang grip mo nun. Madali mo siyang mabitawan yung string. Kung tutugtugin ko ng ganun, hindi ko makontrol yung vibrato. Kailangan lagi ka nakagrip. Ngayon, yung pagbalik sa starting point ng vibrato, applicable din yun sa whammy bar. Especially sa mga Floyd Rose na system. Ang Floyd Rose na system ay napaka-sensitive. Kaya kahit madampian mo lang yung bar na konti or hawakan mo ng ganun, madalas nagagalaw na siya at wala na siya sa zero position. So, ito yung zero position natin. Hawakan ko lang ng konti yung bar. Hindi ko siya tinutulak. Naka-rest lang yung mga daliri ko sa dulo ng bar. Eh, dahil sensitive siya. Kaya pag mag-whammy bar ako, itong parte ng kamay ko, nakasandal sa strings or dito sa katawan ng gitara mismo. Kahit hawak ko yung bar, hindi siya natutulak. Okay. As opposed to... Konting-konti lang. Tapos, pag nag-vibrato din sa whammy bar, yung ginagawa natin kanina na up-down na motion, ganun din. So, ito yung zero mo, baba mo ng konti, angat mo ng konti. Okay? Ito yung isang example oh, na napansin ko dito sa performance na to. Ito. Yung gigil niya sa gitara napunta dito. Kaya parang wala sa control yung dating. So, advice ko, kailangan ng anchor point yung kamay mo para hindi ka nakasandal sa bar. Okay. Yan, kontrolado. Ito yung anchor point ko. Diyan ko ginagamit. May help controlin yung bar pag yung bigat ng buong kamay mo nasa bar mismo. Okay. Kaya ako... Yun lang naman yung mga napuna ko. Konting mga maliliit na detalye lang para ma-polish ng husto yung performance. Pero overall naman maganda siya eh. At tulad ng sinabi ko kanina, hindi dapat nito bawasan kung paano nyo enjoyin yung kantang to at yung performance na to. At dyan nagtatapos ang isa na namang reaction video sa Philippine Army Band. Maraming salamat sa inyong napakagandang kanta at napakagandang performance. At maraming salamat sa inyong serbisyo. Kung nagustuhan nyo ang video nito, mangyari lamang na pakibigyan ng thumbs up like. I-share nyo na rin sa inyong mga tropa, sa kamag-anak, sa mga mahal sa buhay. Kailangan nilang marinig ang kantang to para ma-appreciate nila ang ating hukbong sandatahan.
Kung hindi pa kayo nakasubscribe, eh pindutin nyo na yung subscribe button at bagtingin nyo na rin yung maliit na kampanilya para malaman nyo tuwing naglalabas ako ng bagong video. At syempre, gusto kong mabasa ang inyong mga reaction sa aking mga reaction. At kung meron pa kayo iba pang mga requests, comments, suggestions, eh mangyari lang na itype lang sa baba. Binabasa ko lahat. Hanggang sa muli, Perf de Castro, nagpapaalam.